Tinuturing ang tren bilang isa sa pinakaligtas at pinakamaaasahang uri ng transportasyon. Gamit ang tren, makakalakbay ka sa iba't ibang mahihirap daan ng lugar. Pero titingnan natin ngayon ang 10 tren na di mo sasakyan. Abangan mo ang nasa dulo ng listahan dahil di ka panipaniwala ang panganib na meron doon. At ngayon na nasabi na lahat ng yun, magsimula na kaya tayo. Ika-10, White Pass at Yukon Route. Alam na ng mga European at katutubo ang tungkol sa ginto sa paligid ng Yukon River at ibang lugar bago pa nagsimula ang Great Gold Rush nung dulo ng 1800s. Pero di nila tuminimina dahil di pa tinuturing na mahalagang mineral ang ginto nung panahong yun. Mas nakatuon kasi ang mga mangangalakal sa balahibo ng hayop nun. Pero nung nagbago ang pagtingin nila sa precious metal, nagsimula na ang kilalang Great Gold Rush. Tinatansyang 100,000 na tao ang pumunta sa Klondike Goldfields. Kaya kinailangan ng paraang mahatid dito ang mga minero. Gumawa sila ng mga riles para dun. At ang pinakakilala sa mga yun ay ang White Pass at Yukon Route. Nandun pa rin ngayon yung ruta na tinuturing na makasaysayang lugar. At nung tinayo to mahigit 120 years ang nakalipas, tinuring to na engineering marvel. Isang tingin lang sa dinadaanan ng riles at maiintindihan mo kung bakit nakakatakot sumakay sa tren. Ika-9, Aso Minami Route sa Japan. Isa sa pinakamapanganib na riles sa Japan ang Aso Minami Route. Dumadaan to sa nakakamanghang makitid na tulay na dosen-dosenang meters ang taas mula sa lupa. Dinudugtong nito ang Tateno Station sa Minamiaso at Takamori Station sa Takamori. Kung di pa sapat para takutin ka ang posibilidad na mahulog mula sa makitid na tulay, tinuturing din itong isa sa pinakamapanganib na riles sa Japan dahil napakalapit nito sa Mount Aso, isa sa pinakamalaking aktibong bulkan sa mundo. Natatagpuan sa Aso Kuju National Park ang Mount Aso. At napakalalang sakuna para sa tren at sa lahat ng nakasakay dito magsumabog ulit yung bulkan. Ika-8, Kuranda Scenic Railway sa Australia. Pinagdudugtong ng Kuranda Scenic Railway ang Australian coastal city ng Cairns at ang bayan ng Kuranda. 3 hours ang layo ng dalawa at mayroong nakakamanghang tanawin habang naglalakbay sa nakakalulang taas na hanggang 328 meters. Pero di lang to bastang adventure. Dumadaan sa tuktok ng McAllister Range ang pinakamataas na bahagi nito. Meron ding ditong 15 na tunnel, 93 na liko at maraming mahirap daan ng ridge na nasa taas ng bato at tubig o nasa tabi ng waterfalls. Kung ayaw mong maglakbay ng 3 hours sa nakakatakot na tren, pwede ka rin magmaneho ng 30 minutes papuntang Kuranda galing Cairns. Pero boring yun. Ika-7, Death Railway sa Thailand. Burma Railway ang tunay na pangalan nito, pero Death Railway ang tawag ng maraming tao dito. Dinudugtong nitong 415 kilometers na riles ang Bangpong, Thailand sa Tan Biusayat, Burma. Ginawa to dahil kailangan ng mga sundalong Japanese sa Burma ng supply link papunta sa Thailand noong World War II. Napaka-brutal nga lang ng construction nito. Mahigit 250,000 na Southeast Asian na alipin at 61,000 na Allied POW ang sapilitang pinagtrabaho dito ng walang tigil at napakakonti ng pagkain at tubig. Tinatansyang 102,000 sa mga manggagawa ang namatay. Napakasama ng pagtrato sa mga manggagawa na dumaan sa paglilitis ang 111 na Japanese military officials pagkatapos ng gera at 32 sa kanila ang hinatulan ng kamatayan. Ang pinakasikat na bahagi siguro ng riles ay ang legendary Bridge of Liberquay. Pero posibleng ang pinakamahirap na bahagi ay ang Hellfire Pass sa Tenasserim Hills. 12 weeks nagtrabaho dito ang mga manggagawa ng kulang ng kagamitan. Inaabuso rin sila. 69 na tao ang binugbog ng mga Japanese hanggang mamatay. At marami pang ibang namatay dahil sa cholera, dysentery, gutom at sobrang pagod. Nakalubog na ngayon ang malaking bahagi ng riles sa Vajila Longkorn Dam. Maraming planong buksan muli ang mga bahagi ng linya pero wala pang natutuloy. Kung di matuloy ang mga yun, paalala na lang yung Death Railway sa mga nangyari sa lugar. Ika-6, Train to the Clouds sa Argentina. Noong 1889, kinailangan ng mga tao sa Salta Province ng Argentina ng paraan para makalakbay at magdala ng paninda nila sa malalayong lugar. Ang solusyon dito sa ibang mga lugar nung panahon na yun ay mga riles. Pero may kakaibang pagsubok sa Salta Province. Dumadaan yung magiging ruta ng tren sa lugar sa pagitan ng Argentina at Chile. Pero sa kasamaang palad, nasa Andes Mountain Range yung lugar. Ang pangalawang pinakamataas na bulubundukin sa mundo. Kaya napakahirap magtayo ng riles dito. Pagkatapos ng 28 years ng pag-aaral kung kayang magtayo ng riles sa rehiyon, nagsimula rin sa wakas noong 1916 ang construction ng riles na makikilala bilang Train to the Clouds. Dinisenyo yung ruta ng American engineer na si Richard Murray at opisyal tong nagbukas noong 1948.
217 kilometers ang haba nito at tumitigil sa 20 na lugar. Ang pinaka nakakamangha dito ay naumakit yung ruta sa halos 4,220 meters. Meron din ditong 29 na tulay, 21 na tunnel, 19 na viaduct, 2 spiral at 2 zigzag. Kahit nakahanga-hanga ang paggagawa ng Train to the Clouds, meron pa rin nangyayaring aksidente dito. Isang kilalang pangyayari ay ang derailment na nangyari noong 2014 sa taas na 4,000 meters kung saan kinailangang i-evacuate ang 4,000 na pasahero. May isa pang pangyayari noong 2005 kung saan tumigil ang isang tren sa taas na 3,500 meters. At dahil napakataas ng lugar, kinailangang iligtas ang mga pasahero gamit ang helicopter. Kesa pagandahin yung ruta, gumastos na lang yung gobyerno para sa mga bus na papunta sa mga dinadaanan ng tren. Ikalima, ang crime-ridden rails ng Mexico. Ang naiisip mo siguro pag naririnig mo ang train robbery ay ang mga lumang western na pelikula. Pero nangyayari rin to araw-araw sa Mexico. Tinatansyang 4 o 5 organisadong train robbery ang nangyayari dito kada araw. At di lang yun, na-hijack din ang mga 18-wheeler na truck. Kailangan ng grupo ng 10 hanggang 15 na armadong tao para magnakaw sa mga modernong train. At karaniwan dito ang pinsala at kamatayan. Exporter ang Mexico ng consumer goods, kaya iba-iba ang target ng mga magnanakaw tulad ng appliances, pagkain, damit, sapatos, gamot, at kotse. Sa kasamaang palad, pag nanakaw ang mga produkto, nawawala na sila sa malawak na network ng underground market at imposible na silang mahanap. Bihira ring napaparusahan ng mga grupong gumagawa ng mga pagnanakaw. Ika-apat, Devil's Nose sa Ecuador. Ang Devil's Nose ay bahagi ng Trans-Andean Railway. At ganun ang pangalan nito dahil posibleng ito ang isa sa pinakamapanganib na rila sa mundo. May higit 100 meters ang binabagsak ng elevation ng tren sa 12 kilometers na rilis. Para ligtas nitong magawa yun, gumagalaw yung tren ng pazigzag sa daan ng inukit sa gilid ng isang rock face. Kailangang napakagaling ng engineer para makadaan dito ng di naaaksidente. Ikatlo, ang Deadly Railway ng India. Titingnan natin ang mga rilis kung saan may namamatay pa rin mga tao hanggang ngayon. Di lang bastang transportation option ang nakakamatay na railway system ng India. Lifeline din ito ng bansa. May mahigit 12,000 na tren ang network at mahigit 23 milyon na pasahero ang sumasakay dito araw-araw. Meron tong 8,000 na istasyon at 63,000 kilometers ng rilis. Tinayo ito ng colonial British government noong 1949 hanggang 1950. Kaya ito ang isa sa pinakamatandang rilis sa mundo. Nakakalungkot lang mula nung tinayo ito. Nakaranas yung bansa ng ilang dekada ng kakulangan ng pera. Kaya kahit lifeline ng bansa yung railway system, kulang ang pondo nito. Bihirang inaayos o pinapanatili yung rilis. Ginagawa lang yun pag di na madaanan yung ruta. Dahil sa kakulangan ng pangangalaga, humigit kumulang 530 ang aksidente dito kada taon. At dahil napakaraming taong nakatira malapit sa rilis, halos 28,000 ang namamatay kada taon sa mga aksidente. Pero hindi sa mga derailment namamatay ang karamihan ng tao. Sa halip, 18,000 sa namamatay kada taon ay dahil tinatamaan sila ng tren sa mga tawiran o dahil naglalakad sila sa mismong rilis. Ang isa pang panganib ng rilis ay ang mga taong desperadong makapunta sa ibang bahagi ng bansa na nagtatago sila sa cargo o kumakapit sa bubong. Namamatay ang marami sa kanila dahil nahuhulog sila o nababagsakan ng cargo. Dahil parang maliit na lungsod ang dami ng namamatay dito kada taon, karapat-dapat lang na masama to sa listahan natin. Ikalawa, Georgetown Loop Railroad sa Colorado. Dinisenyo ang Georgetown Loop bilang bahagi ng isang tourist attraction. Hinahatid nito ang mga bisita sa isang lookout sa Mount McClellan. Ilang dekadang walang malalang aksidente dito, pero nabago lahat yun noong 2004. Yun ang taong natapos ang kontrata sa pagitan ng Colorado Historical Society at Georgetown Loop Railroad Inc. o GLR. Ang naging resulta ay bagong partnership sa pagitan ng Historic Society at RailStar Inc. Sa kasamaang palad, nung nabago ang pagpapatakbo ng rilis, kinuha ng GLR ang kagamitang pagmamay-ari nila. Ibig sabihin nun, responsibilidad ng RailStar na bumili ng bagong kagamitan at subukang gayahin ng 30 years ng maayos na pagpapatakbo ng GLR. Nagsimulang makaranas ng mga issue ang Georgetown Loop pagkatapos nun. Karamihan sa mga problema ay may kinalaman sa pagpapatakbo ng RailStar, tulad ng kakulangan ng mga locomotive, madalas na pagkasira ng mga tren, at mga derailment. Napakalaking problema nito na inimbestigahan to ng Federal Railway Administration pagkatapos ng isang aksidente noong 2006.
napakalala ng reputasyon ng panganib ng Reyes na nabawasan ang sumasakay dito ng halos 80,000 kada taon. Tinigil din ng Historical Society ang kontrata nila sa RailStar at gumawa sila ng bago para sa kumpanyang Historic Rail Adventures LLC. Mas maayos na ang pagpapatakbo ng bagong kumpanya. Pero baka matagal pa bago mawala ang masamang reputasyon ng Georgetown Loop. At ang number one na tren na di mo sasakyan, Chennai-Rameswaram Route sa India. Natatagpuan ang Chennai-Rameswaram Route sa Tamil Nadu, India. Maraming hadlang yung ruta, pero ang pinakakapansin-pansing bahagi nito ay ang Pamban Bridge. Mahigit 2,000 meters ang haba nitong nakakamanghang single rail na tulay. Nasa taas ng Lakadib Sea ang malaking bahagi nito. At dahil sea bridge to, may kakaibang pagsubok yung Reyes. Ito nga raw ang pangalawang pinaka-corrosive na lugar sa mundo. Pero mas mabilis ang pangunahing panganib sa lugar. Noong December 23, 1964, tinamaan ng halos 8 meters na storm surge ang Pambandanus-Kodi passenger train. Tumaob yung train at namatay ang lahat ng 150 na pasahero nito. Mula nung nangyari yun, konti lang ang ibang katulad nitong pangyayari. Pero dahil kakaiba ang lokasyon ng Pamban Bridge, palaging may posibilidad ng panganib dito. Alin dito ang paborito mo? Meron ba ditong ayaw mong sakyan? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!